Isa sa inisyatibo ng Senado ngayong 2024 ay ang pagsusumite ng paano ka lang nagmumungkahi ng fourth tranche salary hike para sa mga pribadong manggagawa at empleyado ng gobyerno. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa Salary Standardization Law of 2019 kung saan ang fourth at final tranche ay dapat nagkabisa simula noong January 1, 2024. Binigyan din ng tagapagtaguyod ng Senate Bill Number 2504 na si Senator Christopher Lawrence Bongo na mahalaga ang pagsisiyasat sa sahod ng mga manggagawang Pilipino upang mapanatili ang tapat na serbisyo sa gobyerno at maiwasan din ang anumang korupsyon o katiwalian. Kaugnay ng naturang panukala, ay magsasagawa ang Department of Budget and Management ng 4th Tranche Payment Hike Schedule na magsisimula ng January 1, 2024 at magpapatuloy taon-taon hanggang 2027. Kasama si Budget Secretary Amena Pangandaman, naglaan ang pamahalaan ng budget na nasa humigit kumulang 17 billion pesos para sa pagsasaayos ng sweldo ng mga public servants sa mga darating pang taon. Ang inilaan na budget ay may kinalaman sa ipinangakong compensation ng pamahalaan, gayon din ang paghikayat sa mga bihasang individual sa pagseserbisyo ng gobyerno at pagpapahusay ng kalidad ng kanilang trabaho. Samantala, ayon sa resulta ng survey na isinagawa ng global professional services firm na Mercer, ang mga kumpanya ng Pilipinas ay nakikitang magpapatupad ng 6.2 increase sa median salary ng kanilang mga empleyado ngayong taon upang makatulong sa kinakaharap na inflation ng bansa. Batay din sa resulta ng Total Remuneration Survey 2023, ang mga empleyado sa Pilipinas ay makakaasa ng median salary increment na 6.2% na mas mataas sa 6% noong nakaraang taon. Ako po si Philip W. P. Piccio para sa Balitang Unang Sigaw.